Hi, I'm Allen, and welcome to Dinato Drawing Podcast, Episode 9. And today, meron na tayong co-host na occasionally na sumasama sa atin sa ating podcast. Kasi lumalaki na yung podcast natin and kailangan natin minsan ng taga-sargo. Nagkapalitan ng ano, ng mga thoughts patungkol dito sa topic natin. And tamang-tama dahil connected siya sa magiging guest natin for today. Kung napanood nyo na yung last episode namin ni Derek, siya yung magiging co-host for today. And sobrang malaliman yung discussion namin about OPM and sa computer shop. Siguro marami nga natutunan sa aming kwentuhan. Kaya yan, ito, papakilala ko muna ang ating co-host for today. Ayan. Diyan si Derek. Hello. Kung nakikita niyo, guys? Kung nakikita niyo yung camera niya, parang nasa camprag lang muna. Anong camprag, Tol? Anong camprag? Medyo lang. Hello, guys. Good evening, good AM. Kung kailan niyo ito pinapakinggan, pinapanood. Kamusta kayo? Ang dami-dami budget eh. Anong quality na? Diyan pakilala muna natin yung guest siguro natin, Derek, no. Sila ay isa sa emerging wedding photographers here in the Philippines and one of the best. Na feature Power couple. I'm sorry. Power ko. Isa sila sa na feature sa Bride and Breakfast and more on madami pang websites and articles about na sa oil. Kanilang studio. Ayun. Isa rin sila sa isa sa mga artsy na mag-shoot ng ating wedding at hindi siya ordinary. Ayun. Let's all welcome the power of Ron and Lalaine. Ayun, sila yung ano, hindi ko na pakilala tuloy studio. Sige, pakilala na lang kayo. Hello, so balik ako si Ron, tapos si Lalaine. May grado na ba so, yung salamin mo pala, Ron? Parang pang-poser lang ako. Kami na naman yun. Wala, for show lang yan. Anti-rad yan, bro, anti-rad. Anti-rad. Oh, sige. Ayun na, kami yung visual folks. Hello. Yun lang. Ano masabi? Ang ganda. Sige, okay na. Pakilala ka rin, Lalaine. Pakilala mo na kayo kung ano, sino, isa-isa kayo. Ano? Kung ano yung ginagawa sa visual folks, ganyan. Kung sino kayo sa visual folks, yan. Sino ang visual folks? Galing ng co-host mo, galing ng co-host mo, Lena. Pala, no? Kala mo eh, sweldo na, no? Ganun yung ano eh, galing magdala eh. Sige, ladies first muna. Go. Go. Hello. Ang awkward. But hi, I'm Lalaine Abelia of Visual Folks and... And graphics more. So, yung ginagawa ko, I'm more on sa graphics, tsaka, siguro, reels. Yung marketing na rin, in a way, yung mga ginagawa namin, mga pakulo, ganyan. So, mga content namin, parang ako yung nag-iisa. Add ko lang, guys, ka. Add ko lang sila, Lane, sobrang lupit yan. Sobrang bilis yan gumawa ng trabaho. SDE, laging on time, solid. Yun, no? Meron agad, ano? Then, pag-build up, agad, may pag-build up. May character reference agad. So, Derek, nag-expect ako ng ano, sa'yo din from you. Huwag ganun sasabihin. Ano, pasok mo. Alam mo sa'yo, Ron? Yan, so, hello, I'm Ron. May kawayan. Yan, ako naman yung ano, parang si main photographer ng Visual Folks. Yan, so partner kami ni Lalaine. Mag-best friends. Joke. Bestie lang kami, guys. Yan, so yun kami yung Visual Folks. And then, lang. May question ako sa inyo, guys. May question ako. May tanong agad si, ano, si Derek. Nag-kiss na ba kayo? Wholesome lang muna, wholesome. Ano yung reference mo kay Ron? Si ano eh? Pare. Si Ron grabe yan. Sobrang sipag ni Ron, grabe. Sobrang galing. One of the nilook up ko na photographer dito sa Pilipinas. Oh, sa link kilala mo. Joke. Oh, sa link.
kasi siya lang yung tropa mo. Kasi si iba hindi tropa, no? one of the best. Thank you. So bago tayo magsimula, no, yung bago yung mga hard-hitting questions, mga ganyan. Oh, taking hard-hitting to. Hard-hitting questions. Siguro ano, bago tayo mag-start, ano ba yung past life nyo? Parang, nag-start na ba kayo as creative agad? Ano to, anime, isekai? Oh, yeah. Hindi ba siya nagtatransform? Ano ba ang usual na ginagawa nyo dati? Mga hobby, bago kayo napasok sa wedding industry? Yeah, siguro I'll go first. So before kasi parang college, so fine. Nag-graduate ako ng fine arts. Yun, so before ang pinaka parang di na siguro ang career na tinatry kong i-pursue is more on graphics, illustrations. And then yun, pero yun parang na-realize ko sa sobrang dami ng magagaling na illustrator sa UST. Wala, parang bigla napunta ako sa photography. And then yun, eventually, bakit matawa? Parang fallback wall na yung photography, no? Parang, ay, dito lang ako. Hindi, gago, hindi. Hindi, kasi parang ano, hindi lang naman yung, kasi nga, fine arts tapos, parang, more, syempre, more of the students, more on, ano yun, yun nga, illustration. So, yun, parang tinry ko yung photography. And then, eventually, yun, nagustuhan ko siya ng sobra. And then, ala, parang mas na-feel ko na doon ako mag-grow. Yun, then eventually yun. Pero pagka-graduate ko, tinry ko pa rin kunyari mag-ad agency, mag-creatives. Pero yun, medyo parang hindi pala ako dun sa line na gano'n, na nakastay lang sa office, gagawa ng mga collaterals, everything creatives. So yun, mas, hinanap ko pa rin yung tipong mag-shoot ka outside, anywhere, parang dala mo yung camera mo, then meet people, talk with other people, ta socialize. And then yun, through photography, nahanap ko kasi yung ganung ano eh, ganung experience. So yun, mas pinush ko yung photography from that side na lang. Mm. Yes, yun, si Lalaine naman. Kana. So ako, nung college kasi, gusto ko na talaga ng photography dati pa. Pero alam ko di ako magaling. So parang kapag ka, kasi yung course ko, advertising, ganyan. So, madalas, may events kami, ganyan. So, ako lagi nag-head ng docu team namin. So, every event, dalas ako yung nag-head nun. Tapos, parang, yung time na yon ano kasi ako eh, frustrated graphic artist. Parang palagi lang ako merong idea, pero hindi ko siya ma-execute. Parang ganun. So, parang, yung pagka-graduate naman, parang months ako bago naghanap ng work kasi hindi ko alam saan ako pupunta. Parang sobrang lawak na advertising. Hindi ko alam anong department ako pupunta. Ayoko din mag-ahensya during that time. Tapos ayun, tapos parang nakahanap ako ng work na related sa photography. Pero ang opening kasi noon that time is graphic artist. Eh, since frustrated graphic artist nga ako. Parang feeling ko, shit, parang di ko kaya yun, ganyan. Tapos parang parang yun yung company na yun, parang yun lang din, sila lang din yung parang, parang binalikan ako nung time na yun. So parang feeling ko baka yun na yun. So yun. So parang nag-start ako as graphic artist. And then, nakatawa kasi pumasok ko doon, hindi ako marunong mag-Photoshop, hindi ako marunong mag-InDesign, ganyan. Parati lang ako lagi may idea, pero ayun. Parang siya ma-execute. So, during that time, doon lang din ako natuto, mag-edit. And yung frustration ko through graphics, ganyan, na-express ko siya lalo. Then, ayun. Pero, first hand talaga, wala akong idea sa weddings. Parang nagkataon lang na yung weddings yung napasukan ko. So, ayun, parang eventually, nagustuhan ko siya. Lalo na nung parang nagsarili na nga rin kami ni Ron, parang nagkaroon kami lalo ng creative freedom, lalo na sa akin na parang na-express ko lalo yung sarili ko na yun, parang kung ano yung style namin ngayon, kung ano yung nakikita nyo, yun, lumalabas siya. So, yun. Nalala ko lang, nakakatawa kasi nung dati rin, nung school ko, ang pangarap kong gawin after ko graduate is maging t-shirt designer. T-shirt? T-shirt designer. Nalala ko lang, wala naman. Tapos natuwa ko sa mga design ko dati. Eh, parang anyways, yun lang, nalala ko lang.
Ikaw ba, Len? Ano bang ano design? Ano ba yung iuso na t-shirt design nun? Wala, Nikoto parang... Nikoto ano design mo nun? Art, alam mo yung sa artwork na store? Ah, artwork. Okay. Yung ganun style yung ginagawa ko. Parang mga doodle lang. Pero... may pag-partner pa sa yung artwork ngayon, Derek. May chance pa. If the price is right, pare. Oh, yaba! If the price is right, why not? Baka ito na yung chance. Baka marinig ka ng ano. Iba din. Di parang nakakatawa lang, no? Parang nakita niyong dalawa na sa photography and sa wedding yung passion niyo. Hmm. Yes. Nakatawa yung... Ah, talaga ba? Kasi si Ron parang... Oh, parang... Last resort nila lang yung photography. Photography na lang. Yeah, actually, ganun din yung pakiramdam ko ron eh. Nung, ano, nung pagpasok sa multimedia arts. Pagka, pagdating sa school, parang akala ko magaling ako. Yung pala, marunong lang pala ako. Kasi yung makasama ko, sobrang lulupit din eh. Sobrang lulupit din eh. So, sabi ko, photography na nga lang. Ibang media kasi. Oo, totoo. Kasi malawak naman kasi talaga yung ano eh. I mean, malawak yung scope ng... Yung art. The media ng fine arts. So, yun. Yes, so, parang kailangan mong manap ng specialty eh. Or, ano yun, parang yun yung ano mo. Kung saan ka mag-excel. Kasi hindi ka naman pwede maging, syempre, jack of all trades. Ganun. Parang ganun. So, as in talaga na ganun. Kasi marunong naman mag-drawing. Alam mo yun? Ah. Pero, syempre, na intimidation. So, wala. Mas hinanap ko na lang yung pwedeng mag-excel talaga ako. Actually. So, hindi naman, so hindi last resort yung photography. ulitin ko lang. Ganun pala visual folks, no? Ni last resort lang yun. Joke lang. Ganun pala, no? Ano yung first camera mo nun, Ron? SLR na? O DJ cam pa? Naabutan mo pa yung DJ cam? Hindi. As in, hindi talaga ako nag-start ng DJ cam. As in, SLR required ako. Required siya sa UST na... Pag nag-fine arts ka, may class na photography. So, kailangan man ng DSLR. So, bawal nag-start ako Canon 5. Pala dun. Di eh, yun nga din. Kaya naka-pressure din. Kasi, syempre, hindi naman din kayo mayaman. Tapos, yung kasama mo, medyo mayaman talaga. So, tapos, makikita mo yung mga gamit nila. Parang, compared sa, ano, sa akin. As in, nan talaga. Syempre, di ba, estudyante, kapag may 51.8 ka na, parang solid na yun. Pwede ka na mag-start ng business. Pwede ka na mag-debut. Pwede ka na mag-debut. Mga fun shooting. Oh, pwede ka na mag-open shoot. O, yun yung uso dati pa rin, no? Uso yun, fun shoot. Sobrang uso nun. Tapos, yun nga, tapos, wala talaga akong budget na ganun. So, as in na talaga. Parang, yung kit lens lang. Shoot-shoot lang talaga. Tapos, yun, eventually, kapag na-film mo na yun talaga yun, wala, mag-invest ka talaga eh. So, yun, nag-start ako 550D. Wala, parang... Canon yun eh. Oo, Canon. Sobrang classic. Oo, Canon. Sobrang classic. Tapos, wala, parang yun naman yung starter pack talaga ng ano eh. Kapag student, parang yun. Except yung sobrang yaman mo. Pag Canon, ganong line eh, na 550D. Pagka Nikon, D90 yata yun tol, no? D90. Hindi ko sa Nikon. Parang D90. Hindi ko kabisado yung sa Nikon eh. Hindi ko rin kabisado yun eh. Ikaw, Lalaine, ano yung una mong in-invest para sa career mo ngayon? Yeah, laptop talaga. Laptop? Grabe. Naalala ko. Oh, parang, laptop ako nun nung college, pero mabagal siya. Parang saktong pang ano lang, pang research lang, ganyan. Tapos, nung nag-apply ako ng work, nanghiram pa ako ng laptop, ng MacBook sa tita ko, para makagawa lang ng magandang CV. Kasi parang ganun yun, di ba? Pagandahan ng CV, ganyan. Yung may design pa, ang dami nangyayari. So, yun, nanghiram pa ako. Tapos, yun, masa na CV reveal. CV reveal naman. wala na ata yun. Yung may pinasa mo sa chestnuts or tama ba? Yan. Panis. May design. Sorry. CV din pinasa. Yun kasi uso nun, di ba? Mga may ano. Pagandahan talaga. So parang nakaka-pressure na lumpangat naman ang CV nito. Parang hindi ka creative pag hindi maganda yung CV mo. So ayun, parang noong time din na yung ginawa ko na yung Behance ko, ganyan. Tapos, ayun. Ay naman. Nakatawad dati. Yung resume na pinasa sa chestnuts, black and white yung photo ko. Nagalit si Miss Melissa. Pinagsabihan ako. Ay, ba't ganyan yung picture ba sa ano, resume, black and white? Sabi ko, wala lang po. Ayun, yun lang. kala ko may natabihin ko. Aesthetic mo lang. Medyo nagtaya ko lang.
nung nag-apply ka doon, ano ka? Freelancer agad? O ano? In-house ka? In-house ka, diba? In-house ka. Tapos, ano ka ba, Derek? Nauna yan. Okay. In-house. Ah, pero ano, nauna ka, Ron? Nauna ka? Tapos dumating ako. Dumating ako. City yun. Ang alam ko, nauna ka yan. Hindi ko sure. Nauna ako, OJT. Ko. So parang nag-aaral pa nun. So parang wala pa walang bilang talaga as in intern. Okay. Ano pala, bago kayo mag-start nung ano, ano yung mga early influences nyo sa pagdating sa art? Or pagdating sa pag-approach nyo dun sa paggawa nung yung curate nung ano nyo, yung process nyo sa workflow? Nung visual folks na or before? Sige, yung before muna, bago yung visual, folks. Before? Sa akin kasi, wala. Parang feeling ko since from UST. Hindi ko alam. Kasi nung sa amin, nung time na ano, from UST, parang kung anong uso, yun yung, alam mo yun, susundan mo yun. Kung anong trending. Everything na kung anong trending, itatry mo talaga. Ano. Since, yan nga, kasi student naman din. Ang gusto mo rin mag-explore ng ano eh, kung ano yung art mo talaga. Tapos, wala, kung, as in, gawa ka lang ng gawa, kung anong maganda, go lang, kung anong matripan mo, yun eh, improve mo. So, that time, syempre, ang uso ng vector eh, parang ganun. Yun nga eh, so parang ganun. Sobrang hindi kasi talaga ako, yun yung ano, picture mo sa CV mo, di ba? Vector. Kasi parang parang weirdong-weirdo yun. Bakit naka-vector yung CV niya? Yung picture niya. So yun, eh sa vector kasi di ba parang sobrang kailangan patient mo din. And then, kunyari yung color, everything, kailangan well incorporated. So hindi ko masyadong, hindi kasi masyadong OC sa ganun. So yun, pero sa photography naman, ang tinry ko talaga is street photography. Kasi parang doon ka taga mag-start eh. Magka-photography. Lalabas ka ng ano mag- Hindi, joke lang. Actually, sa land. Sa sunset. Sa landscape. Sa long exposure na ano. Lagi ka ba na si Anino Aquino and wildlife? mga tatambay sa wildlife. Ganun. Tapos long exposure ng clouds. Let's go. So, ganun. Tapos parang magpo-pot. HDR. Legit pala yung HDR. Si Pipoy dyan. Ay, si Pipoy dyan, oh. May nakikwenta natin. Yun, nag-start doon. Tapos, eventually, mga photo walk. Tapos, doon ka makakakilala ng mga iba-ibang photographers. Kung anong trip nila sa buhay. Then, ano ba after ng photo walk? Actually, hindi naman ako sobrang active sa photo walk. Kasi may sinalian din akong org sa UST before. Parang to, photo masino. Yun, mga, parang mga aspiring ano din, photographers. Tapos, yun, may pag, magkakaroon kayo ng photo walk. Ayun, eventually mag-enjoy. Kasi, pipicture mo kung sino yung mga kasama mo. Parang ganun. Tapos malalaman mo ang talagang trip mo sa buhay. So, yun. And then, yun, tapos malalaman mo na lang, biglang mag-upgrade ka na kapag gusto mo na talagang, kapag gusto mo na mag, ayun, parang hahanapin mo syempre yung pagiging blurred nung ano. Tapos makikita mo, shit, into portraits pala ako, tapos magpa-flash ka na. Alam mo yun, kasi tatry mo talaga lahat, tapos parang, pag nakita mo lang talaga yung, alam mo, yung gusto mong gawin, gusto mong i-shoot. Bumili ka ng umbrella, bumili ka ng mga gano'n, yung mga softbox. Yung mga mura lang na, ano, mga mura accessories. Hanggang ngayon eh. Yung mga photics. Mga gano'n, di ba? Mga external flash. Yun yung mga tipong ano eh, starter pack talaga pag gusto mong i-pursue yung ano. Kasi di mo naman kailangan lahat. Hindi mo pala kailangan. Hindi mo naman kailangan. Parang one time use lang. One time use lang yun. So, yun. Ikaw, Lali. Ano ba yung mga influences mo na ano? Nung college kasi, ano, medyo active ako noon na parang kumukuha ako ng internship kahit hindi siya accredited. So, nakailang internship ako, apat ata. Mga yun, ano, related to art din talaga. Parang nag-intern ako sa Manila Fashion Fest. Yun parang BTS lang ng mga nung fashion show, ganyan. Tapos, ako, parang napansin ko kasi parang ang influences ko before is magazine talaga. Kaya parang kumuha ko ng
internship sa Preview Magazine before. Mm. So, doon ako nag-intern. Pumasok ka? And then, nakapasok ka sa Preview Magazine? Oo, hindi. As intern. Oo, doon napasok, intern. Si Derek daw hindi nakapasok, nagdasam. Tapos ayun, parang sobrang, naalala ko, parang sobrang saya ko nun kasi parang proud ako sa sarili ko. Ako lang yung, may mga kasama akong, ano, nag-try din. Ako din nag-try, ganyan. Parang ako lang yung nakapasok, gano'n. Yabang parang mo naman. Naka, hindi naman, parang kasi gusto ko talaga yung passion before. As in, hindi ako nakapasok eh. Gusto ko talaga siyang pasukin. Tapos, internship din ako na parang film festival naman, ng Asia ata, before ata, World Film Festival, something ganun. So, ayun, yung mga influences ko before is, ano na, film, fashion, ganyan. Tapos, when it comes to, ano naman, graphics, magazine talaga yung trip ko. At up until now naman. So, yun, parang siguro nag-evolve na lang din na, yung ngayon sa Visual Folks, tinatry namin na hindi siya magbuhang wedding. Parang, so, parang, napansin nyo, parang hindi siya, ako, di ba? Ganun. Totoo naman. Parang, iniwasan na magmukha siyang wedding. Hindi, wedding, pero, too much. Too much, ganun. Parang masyadong wedding yung feels, masyadong feminine, ganyan. So, ayun. Tapos, ano rin pala, yun, kasi before pala akong graduate, parang, sobrang na-addict ako sa music photography. Gigster life. Mga gigsters. Kasi may best friend ako before. Hindi na kami okay ngayon. Nalungkot pala. Name drop. Tapos yun, parang na-addict ako sa mga music, sa music photography, tapos mga gigs. Tapos yun siya yung naging, parang naging influence ko kasi yung friend ko na yun. Tapos sobrang like kami, dati nanonood kami ng mga gigs, mag-shoot lang. So feeling ko yung mga ilaw na ano, medyo naging ano namin, kaya sa Visual Folks, parang naging influence namin yung ilaw. Kasi nga, di ba, sa mga music, sa gig, sa music, as in, grabe yung ilawan doon, di ba, ang gaganda ng mga ilaw, biglang lalabas doon. So, feeling ko, naging part din siya nung, ano, kunyari, kung paano kami mag-shoot sa Visual Folks, yung ilaw, mga random na iba-ibang kulay, parang ganun. Kasi eventually ko na lang din kasi na, parang after nun, since hindi naging okay kami nung friend ko, ando na ako bigla na punta. Basta. Pwede may cut ni Alan na, pwede cut ni Alan. Joke lang. Cut yun, joke lang. Kasi yan, yung pinagawa yun namin kay Jun. Ay, no, nakulong na. Basta kasi parang nagkagusto siya kay Mil nun. So, hindi kami naging okay. Drop na nga. Easy. Tapos parang after nun, yun eh, since sa kanya yung forte ng music, parang ako na yung umalis nun sa ganong style. So, yun. Tapos biglang napunta ako sa weddings. Biglang nakapasok ng, parang nag-intern nga sa Chestnuts. So, doon eventually, biglang na-realize ko, wala, parang ang saya ng wedding. So, after nun, yun, lahat ng influence, inspirations coming from wedding photographers na. Nang kahit gawin mong kunyari portraits lang, ano may parang from wedding manggagaling, magshoot ka ng food, flat lace, wala parang galing na sa wedding influence mo eh, di ba? So from there, wala, parang naging part na eventually talaga ng kahit anong shoot mo, yung weddings, parang ganun. So yun. Parang nakakaano nga yung ilaw sa mga, yung sabi mo sa bar, di ba? Yung natural ilaw ng bar, sobrang tingin ko ha, napaka-artsy rin siguro ng mga bar owners para maisip na ay, lagay mo ng ilaw na ganyan. Hindi siya peke tignan. Kumbaga, pagka pinaparin siya from afar, parang ganyan. Bapang mayamang bar naman yung sa'yo, Derek. Hindi, isa Giho pare. Isa Giho, Ruto 96, mga ganyan. Padis. Pwede, Padis point. Sa Padis, sa ilaw dun eh. Hindi mo napunta. Ganun ka artsy. Hindi mo napasok sa body sport. Hindi artsy. Hindi yung artsy dun eh. Then speaking of Visual Folks nga, kung titignan niyo yung style ng Visual Folks, medyo unconventional siya towards dun sa documenting weddings. Kasi hindi siya yung parang yung approach ng typical wedding na ito yung nangyayari and may certain art direction, then candids and parang iba't ibang angles yung ano eh, play of lights, pati yung colors ng Visual Folks na
typical dun sa ay na hindi siya typical dun sa wedding na nakikita natin sa mga common ano common albums na nakikita ko dito yung hint of yung parang kung alam niyo yung Proud Rad, yung kay Govind, ayan, medyo may pagka-art direction and yung angles niya medyo unconventional, like parang may pagka-street vibe siya and tawag dito, medyo may lifestyle ng konti sa ibang ano sa mga details and parang andun pa rin yung story, yung maganda, hindi siya nawawala. Pero ibang way of telling stories na medyo may minsan may juxtaposition na nakikita ko dun sa ano sa visual folks. Juxtapose, eh, no? Medyo gumanda na yung pangalan na ano. Ang mga ano mo, language mo, grabe ah. Ano yung parang naging ano nyo, parang way of pagbibigay ng branding sa visual folks. Kasi ibang-iba siya sa ano eh. Kung titignan mo sa ibang wedding studios na nagko-cover ng weddings. Siguro kasi parang lumalabas din kasi yung personality namin sa branding. So for example, parang lagi namin iniisip na paano kung tayo pipicturean, ano yung gusto natin pictures. Parang ganun, parang to put into a perspective na kunyari kami yung couple na pipicturean, anong gusto naming maging output ganun. So mostly parang papa-direct namin yung nakatalikod, malayo, or hindi kita yung mukha. Tapos parang yung ma-ice lang, parang ganun. Parang yung napapansin kong ikaw bilang photographer. Sa akin naman, anong tanong mo? sorry, yung punta ko. Kung i-compare mo siya sa typical wedding photographers, ibang-iba siya sa standards no ano. The way you capture photos. Kasi parang may pagka-artsy, street vibes, candid na unconventional angles yung pinapakita nyo. Yun yung tanong. ano yun sa branding? Sorry. Sa amin na naman, hindi naman sa pagiging, syempre ayaw naman namin sobrang sabihin na artsy kami, parang too artsy. Kasi, actually, hindi ko rin ma-define kung paano masasabing artsy eh. Masyadong wide kasi yung term. Actually, kasi ang dami rin nagsasabi na artsy sila. Alam mo yun? Mm-hmm. Mas parang before, ang dami nagsasabi artsy sila kasi dark shooters sila. Which is hindi naman. Hindi naman ganun lang yung artsy shooters, di ba? Kahit naman light and bright yan, may artsy shooter. Parang artsy shooters pa rin naman siya. Tapos meron pa kang fine art photography, di ba? Parang hindi namin ma-distinguish. Pero kami, ang lagi namin kinikips in mind is something na ayaw namin na sobrang wedding feels yung mangyari dun sa photos. Siyempre, meron pa rin wedding na, I mean, meron pa rin typical wedding na, syempre, yung malinis, yung pang-album, alam mo yun, pang-portrait nila na bagong kasal sila. Yeah. Pwede mga ganun naman. Pero, parang lagi namin iniisip na, ano yung personality ng couple? Ano bang gusto nila? Syempre, client-based pa rin to. So, hindi kami tipong, laging kami lang yung side namin. So, iniisip lagi namin personality ng couple. So, siguro most of the clients lang na napupunta sa amin is, hindi rin nila yung gusto yung conventional, ay yung usual na weddings. Parang makikita mo sa mga photos, parang yung mga details nila, hindi naman siya yung usual. May mga touch pa rin ng personality nila. And then, everything na makikita nyo, may mapapansin nyo, yun naman talaga yung personality ng couple. So, kung ayaw naman nila ng easy, and then we'll go for something na hindi cheesy. Sa naman nilang cheesy, siyempre, most likely, nalagyan namin ng cheesy photos or candid photos. Pero as much as possible, may direction pa rin, may art direction. So, kaya kami, parang feeling ng iba, or parang nakikita mo, kala mo unconventional. Kasi, hinahayaan namin yung couple kung ano nangyayari sa wedding nila. Tapos, nilalagyan na lang namin ang touch ng kung ano yung gusto namin. Siguro, in technical terms, yun na nga yun doon, napapasok yung framing, yung kulayan, ganyan. Tapos yun, kunyari kasi may mga, kunyari mga weddings na, di ba sobrang ulan. Yung iba sobrang na-stress kapag umuulan eh, sa wedding. Parang sa amin, hindi naman masaya. Siyempre, hindi naman masaya umulan sa wedding, parang ganon. Pero kami, parang nakikita namin siya, hindi as a challenge, pero part siya ng story ng wedding nila. Diba, parang kapag nakita mo umulan, papakita namin umuulan sa wedding. Hindi namin papakitang maaraw pa rin, maliwanag, hindi. Kasi,
nga yung ano eh, parang yun yung nangyayari sa weddings nila mismo. So ang gagawin namin, parang mas mag-focus kami dun, tapos mas gagandahan namin na parang ipa-feel sa tao na umulan. Mm. So kunyari puro iyakan, papa-feel namin sa tao na ay puro iyakan talaga ng wedding. Mm. So, as much as possible, mapa-feel. Ang gusto kasi namin sa mga, gusto talaga namin is may ma-feel yung tao sa photos pa lang. Kahit walang caption, walang makitang text. Pag nakita mo yung photos, yung sequence ng photos, alam mo yung story. Mm. Parang the photos speak for itself. Ganun lang siya. Parang, oh, and then, yung dati, no, kunyari, ako ay mga first year ko sa wedding. Pag umulan talaga, medyo, parang inyong nasa utak ko, parang yung hassle. Parang paano ko yung shoot ko? Wala ng ilaw. Ayun na din. Natutuloy na akong gumamit ng ganyan na parang, oh nga, parang sarap, ang sarap i-shoot ng, ang sarap din mag-shoot ng umuulan. I mean, ipa-feel yung kung anong nangyayari on the day sa photos. No? Parang sobrang solid nung ano. Pero yun nga, kasi, parang nung, ano ba yun eh, true experience din kasi yan eh. Hindi mo rin agad malalaman na pag ganyang umulan or may something na nangyayari, kailangan ipa-feel mo lang kung ano yung, sa photos kung ano yung nangyayari on the day. So, yun. Diba parang meron pa nga kunyari yung iba, ayaw, hindi ka naman hin-hate yung iba. So, yung iba kasi ayaw ng morning wedding. Personalan na lang. Joke lang. So, iba kasi diba ayaw ng morning wedding, ayaw ng night wedding, late na yung wedding. O naman, hindi ko alam. Kasi parang kami naghanap kami lagi ng kakaiba. Hindi naman naghanap ng kakaiba. I mean, naghanap kami something interesting din, syempre. Every wedding. Kunyari, may mag-ano sa amin na gusto na sunrise wedding or morning wedding. Parang okay din. Kasi ang saya, another experience yun eh, di ba? Mm-hmm. Tapos kunyari, 5 PM yung ceremony. Another experience yun na, shit, wala na, after ng ceremony, wala nang ilaw. Anong gagawin? Mm-hmm. Yeah, parang ganun. Parang i-challenge mo talaga parang every time na may wedding, kailangan mo i-challenge yung self mo. Making the most out of what's happening during the day. So, nakaka-stress siya, syempre. Nakapagod. Lalo na kunyari, hindi ka naman sanay sa ganong setup. Kasi syempre, yun nga, wala, part siya ng experience eh. Hindi naman pwedeng laging, kaya nangyayari kapag ganun, wala, magiging templated talaga yung photos mo. Magiging templated yung wedding mo. Kung yung expect mo, yun din yung lalabas. Kasi hindi talaga magiging perfect na mangyayaring ganun at ganun pa rin siya every time. So, saka doon talaga lalabas yung ano, yung ganda ng wedding sa araw na yun, no? Yung kunyari, ano na, gabi, tapos ang ganda pa rin na photos mo na photos. Like, yung shot natin kagabi ron. Easy. Nagagawa ng experience sa wedding. Ang nakikita ko dito is ang na-differentiate ko yung sa studio nyo beyond dun sa mga normal wedding photographers is parang medyo pinag-iisipan nyo yung kahit papaano yung paano nyo i-layout or paano nyo i-market yun per wedding eh. Na kasi parang kahit papaano lang. para humble naman. Pero, oo nga, ganun nga. Parang kasi, madalas nag-usap pa talaga kami neron paano yung sequencing ng photos, paano yung, ano yung caption, ganyan, paano siya, ano yung magandang best vibe para pag pinost mo siya, ang ganda agad tingnan. Parang ganun. Parang no need to browse, na browse mo lahat para ma-convince mo yung sarili mo, ah, ang ganda ng photos niya, ganyan. Parang, unang tingin mo pa lang, parang yun. Parang yun yung laging ginugol namin na, okay, mapapaklik ka, parang gano'n. Yun nga yung name pero of ayun. The game eh. Oh, name of the game ngayon nun sa social media marketing na dapat dun pa lang sa scrolling game pa lang, dun ma-capture na yung ano eh. Ma-capture na yung attention. So, mas stories, ganyan. Kasi nag-uusap, ano, may approval pa talaga namin dalawa, kahit stories lang. Okay na ba to? Ganyan, okay. So, ayun. Ganon kami mag-work ngayon. Ano yung ano yung parang pinaka-dream nyo na technical wedding? Kung baga parang yung, ano bang, paano ba yung, di ba, siyempre, kayo gusto nyo, sanay na kayong mag-shoot, sanay na tayong mag-shoot ng madilim, ng umuulan. Ano pa yung parang tingin yung hinahanap-hanap yung parang technical sa wedding? Na gusto nyo i-shoot? Sunrise wedding? Hindi, I mean, parang ano, yung parang dream yung ano, scenario na
gusto nyo ganito yung couple, dream couple. Ito yung location, hardcore. Ito yung details, mga ganyan. May ganun ba kayo? Oh, no. Gusto namin matry talaga elopement, no way. Kasi hindi pa namin experience. Ay, totoo. Tapos parang dadalhin kami kung somewhere na as in sobra. Hindi naman sobra. Parang intimate, tapos hindi pa kami nakapunta. Kunyari, cliff or... yung talaga, no, ganun, no? The ultimate, no? Tapos kunyari, yung couple lang, tapos kunyari family, tapos pa lang. Yung official art. Or eh. Basta maganda yung sunset, or kahit hindi sunset, basta maganda yung lugar. Totoo. Sa amin kasi hindi ko alam, ah. Siguro yung plus factor na yung, syempre plus factor yung magandang lugar, pero yung couple talaga, yung emotions nandun, as in solid na para sa amin. Kasi, effortless na yun eh. I mean, kapag kanyang nakita mo yung couple, may emotions, masaya sila, tapos biglang magulat ka, biglang mag-iiyakan. Mm. Sobrang yun yung pinaka-perfect sa amin. Parang plus points na lang yung ilaw, yung lugar. Mm. Kasi syempre yung lugar, parang, ay yung kanyari mga ilaw, ganun mga lugar. Parang technical side na yun ng photographer eh. Yung kunyari iyak, emotions, wala yun talaga yung sobrang, hindi mo makikita sa lahat yun eh. For sure sa wedding lang yun eh. For sure makukuha natin sa ano yun, sa elopement, no? Yung intimate wedding. Dumamakuha yun doon ng emotion. Mm. Yung pure talaga. Yung ganun eh. Tapos, kaya parang, pag kunyari na-experience, feeling ko yun yung, medyo na-excite kami. I mean, every wedding naman, syempre na-excite kami. Mm. Every wedding. Pero yun yung pinaka ni-look forward namin right now. Kung kunwari may mag... Wala pa yata. So, tapos yun. Tapos feeling ko, sobrang naka-excite yung ganung feeling na... ano kami? Photographer kami. Pero parang, alam mo yun, witness na rin kami dun sa nila. Totoo. Kasi elopement eh, di ba? Hindi naman lahat invited. Mm. Parang front so, yun, parang, story nila, ano, parang ganyan, pre, no? Parang part ka na nung ano nila eh. Hindi ka lang photographer, pero part ka na nung ano nila. Paano pa, nung ano pala, pre? Kapatid ka pala ng groom, hindi mo alam. Malayong kapatid. Sa wedding mo nalaman. Tapos nandong ka bigla. Magkapatid pala tayo. Magkapatid pala tayo. Plot twist. Basta, plot twist yun. Tapos bigla may guns na sa dulo noon. Kikidnapin kayo. Nagbago na yung story bigla. Ang layo na ng ano. De, pero going back nga sa Visual Folks, saan ba nang galing yung name na ano? Na Visual Folks? Sino nag-isip nun? Sino ba yung si bright mind na nag-ano? Lo, siya pala yun. Pero naalala ko kasi, parang... Pares pa kami nag-work sa Chestnuts. Parang lagi niya lang binabanggit sa akin na gusto niya na mag-start. Pero hindi siya nagsistart. Hmm. Parang eventually, parang... Pinenta ko rin sa inyo yun, Len, eh, no? Yun nga, tagal mo na. Labi ko rin. Labi ko rin naman sa inyo, Len, eh. So, ayun, parang eventually, ano, lagi lang siya nagkukwento sa akin. Gusto ko na mag-start, kasama mag-start. Tapos parang lagi ko siya tinatanong, kailan ka ba mag-start? Ganyan. Tapos, ayun, ewan ko, paano ba naisip yung Visual Folks? Pero, ayun, parang sinabi niya lang sa akin, okay ba yung parang Visual Folks, ganyan, parang, ano ba siya, parang, okay ba siya as brand name, ganyan. It's like, okay naman, ganyan. Tapos, fast forward, ano, parang ako nakakatawa kasi parang ang lagi niya lang sinasabi, studio niya. Tapos parang, eventually, ang cheesy, pero eventually parang lagi niya sinasabi, studio natin. Parang, di ko rin na-expect. Patayin ko lang ilaw, ah. Joke lang. Pero ayun, kaya kanina sinasabi ko, parang di ko in-expect din talaga yung Visual Folks. Lalo sa relationship namin na parang early months na relationship, parang pumasok agad sa business eh. Tapos parang nag-pandemic pa yun. So hindi kami nagkikita. So puro chat lang na ayun, na-stuck sa bahay. Tapos sobrang frustrated namin dalawa. Kasi parang time na din yung wala rin halos work eh, di ba? Parang gusto mo na lang din gumawa ng kung ano-ano. Ganyan, kaya parang, ayun, tapos eventually, umpisa na namin, gumawa kami ng logo, naghanap kami ng mga pwedeng i-post, mga dati niya pang, ano, dati niya pang shoot, para lang magkaroon ng, ano, content. Pakaramdam ko, sobrang ganda ng pasok niya nun eh, ng Visual Folks, yung pandemic, tapos post kayo ng post. Ang ganda ng pasok niya nun, nakikita ko eh na... To be honest, natakot nga ako nun, sabi ko,
may magbubok kaya. Pero siya, push talaga siya na gusto niya na mag, kailan pa kasi, parang ganun. So, siguro good thing na rin na, ano, as in, pinush din talaga ni Ron na mag-start na talaga. Tapos yun, from there, nagtuloy-tuloy na. Yun nga, kasi parang, hindi ko alam, di ba usually, kapag papasok dati sa chestnuts, parang nag-aangkas ako. Tapos biglang all of a sudden, biglang naisip ko lang yung name na parang visual folks. Kasi nga, nag-iisip ako ng something na, ayun nga, visuals, tapos parang nag-iisip ako ng tao kasi isip ko naman, hindi lang naman ako yung gumagalaw if ever, kunyari dun sa team. I mean, as a team naman talaga siya, diba? Collective group. Ay, hello, Raya. Hi, Raya. yung put niya. So, yun. So, parang ang tao dun, nag-isip talaga ako ng terms na pwedeng incorporate sa ganun sa tao and then sa visuals. So parang naisip ko yung ganun. And then yun, since kasi nga 'di ba naka in-house ay ano ako para in-house photographer ako sa Chestnuts. So as in, yun, nagpaalam ako ng maayos naman. In-explain ko nang mabuti. And then yun, masaya naman ako kasi sinuportahan naman kami ni Sir JJ. And then parang naging masaya naman siya nung sinabi ko sa kanya kasi in-explain ko din pandemic tapos alam din naman nila yung situation na kunyari sa shoots, hindi rin ako nakakasama kasi nga limited lang yung tao. Tapos priority kasi si Derek. joke lang. Tapos parang ang tao din, na-feel ko rin naman na masaya si Sir JJ na mag-start na rin ako eventually. So yun, nung first ano, ikwento ko na ba yung nangyari? Sorry. So yung first ano, syempre mahirap nga. Da, parang wala, part naman talaga siya ng business eh, 'di ba? Part everything naman nag-start ng mahirap. Hindi naman pwedeng swertihan na biglang boom kagad. So 'yun. Yun lang. Di going back nga dun sa ano, sa process of building your own own brand or studio. Kasi parang dun ka magkakaroon ng sariling ano eh, parang imposter syndrome na kaya ko ba na parang pagka nag-start na ako mag may mapoprove ba na parang may proof of concept ba na mangyayari. Tapos, yun nga, going back dun sa pagbuo ng visual folks. Kasi, madami ka ding nasabayan na ano eh. Nandun ka na sa, dito sa market na, high-end market na mataas eh. Tapos, ikaw mag-start ka ulit from back to zero. Na, dun mo isipin kung saan yung marketing mo, ano yung target market mo. And ang daming struggles nun yan, yung parang pag-umpisa pa lang ng sariling brand. Ano yung usual na ano, parang naisip mo nun na paano ka makikipag-compete or ano? Yun ba yung nasa isip mo nun? Makikipag or parang ginomo lang talaga siya? I think more like nag-go lang din talaga siya. Hindi sa akin. Ay, di ba? Pero di, yun. Oh, go lang din. Pero, syempre, kinonsider din namin lahat ng factors. Everything na competition, connections mo sa suppliers. Hindi naman may friendly talaga. Yung friends, mostly ng friends ko, parang puro videographers lang. Alam mo yun? So, di mo tropa? Wala po. Videographers and Derek. Hindi. Parang mostly kasi syempre mga friends ng photographers, videographers lang. Wala akong enough connection. Wala kami enough connections with other suppliers like coordinators, makeup. So, parang kinoconsider talaga na start na ba? Pero nasa isip naman namin, wala namang mangyayari kung hindi kami mag-start. Diba? Syempre, everything starts with something naman. And then, yun, na-feel lang namin na, sige, start na natin. Kung wala man mag-book, hanap tayo ibang passion project or anything kasi basta parang may time lang na hindi ko alam may nabasa ba ako or nakita lang na siguro nag-start din siya ng business tapos parang inexplain niya wala talagang madali sa umpisa pero kailangan mo mag-start and ganun lang siya and then yun na-realize namin ano namang sense ko hindi at least hindi no more what ifs diba. This no, pag-scale mo yan, bre, pag hindi mo ginawa eh. Parang magsisisi ka, ba't hindi mo? I mean, doon naman, doon yung pag, actually, doon ka magsisisi, di ba? Parang, sa pa rin nag-start, wala rin mangyayari. Okay lang so, matalo, yun, basta ginawa mo, no? Parang gano'n naman. So, wala, pero yun, since, ang
Maganda kasi dun, nag-start yung visual folks. Hindi lang ako, kasama si Lalaine. So, may support system. Patayin ko ilaw. So, yun. So, kasi ano din, nakakwento rin sa akin yan yun before ni Leo. Si Notion, si... Ah, nag-start din siya, di ba, nung sarili niya. Hindi naman. Parang nag-branch out, parang ganun. Parang before kasi nakakwentuhan ko na siya, before pandemic pa. Sabi ko, kamusta yung Notion? Tapos parang, kamusta yung ano business, kamusta siya? Pero before pandemic pa to, sabi ko, okay naman, masaya. Kaso naka-stress daw. Mabuti nga daw, kapartner niya si Rupert. Parang naisip ko, iba talaga yung stress kapag mag-isa ka lang. Kasi ikaw lang sasalo. Sinabi niya sa akin yun. Tapos na-realize ko, iba pa rin kapag may kapartner ka sa mga ganungan. Tapos same naman din sila, syempre, ng interest. Same sila ng they're on the same page. So yun, parang nakakatulong sa rin yun. Kung may kapartner ng Yun, may tanong ako sa editing process ng Si Lalaine yung parang nag-editor na, 'di ba, nung parang yung role niya during shoots. Ano yung parang nagiging workflow treatment mo dun sa photos? Kasi parang napansin ko lang parang nag-adjust kayo dun sa mood or sa theme ng couple Parang ganun. Sorry, ano yung tanong? Yung editing process. Yung editing process nyo. Depende daw ba sa mood? Oo. Depende siya sa mood na gusto namin i-portray. Like, for example, kapag kunyari, madilim, ganyan. Minsan ginagawa ko talaga siyang blue, ganun. So, parang, wala lang. Parang, so, parang trip kasi namin ngayon yung cinematic talaga. Tapos, ayun, parang siguro siguro kaka Pinterest ko lang din talaga. Kasi parang tambay ako lagi ng Pinterest. So pati TikTok, Oh, TikTok actually sobrang laking help. TikTok syempre, reveal naman dyan. Maganda IG reveal naman. Masaya sa dun. Hindi po ako sumasaya. Pero yun, kasi na-inspire ako lalo sa reels nga, ganyan. Kaka-TikTok, pampaanto ko yun So yung lumalabas na algorithm sa akin, yung tungkol sa photography, ganyan, editing. Tapos parang, minsan, tinatry din namin. Tapos, nag-work naman siya. And then, yun. Depende rin talaga sa mood Parang wala akong parang fix na, kunyari, lang kami, parang warm lang, ganun. Pero, tinatry namin iba-ibahin talaga siya. Depende siya sa photos niya rin. Sa output niya. So, ganun. Parang, kung ano yung nagawa niya, ima-maximize ko kung paano pa siya pagandahin. Parang ganun. So yun, sa amin naman, ayun nga, kasi may filter naman din kami, pero as much as possible, gusto namin makulay talaga yung photos. Meron pa rin time na, syempre kailangan mo na malinis. Pa rin kasi pag may pop ng colors dun sa photos, sobrang nag-enjoy kami pag nakakita kami ng iba't ibang kulay sa photos, parang, tas kinukulayan namin, parang na-feel namin na, mas lively yung photos, mas nakukuha yung interest kasi namin sa ganun. So, kung mapapansin yung mga posting din namin, di siya laging bright. Nahaluan ng dark, minsan sakto lang, ganyan, meron makulay. So, yun. Ganun. So, most likely, yun nga, it's either sa mood ng photos or sa personality din ng couples. Parang ganun. So, visual folks ba, sa inyong dalawa, sino yung... Not necessary photographer lang. Sino yung biggest influence talaga? Photo? Hindi, not necessary photographer. Kung sino ba, like director or like gusto ko ganito. Sino ba yung biggest ganun yun? Or meron ba or wala? Ako ba? Ano ba sabi? Sino yung bibigyan yung parang direction, parang ganyan. Parang ganyan. Inspiration nyo, kumbaga. Kasi parang coming from, kasi yung thought process ko bilang graphic artist, tahimik lang naman ako Hindi naman ako hindi ako nagsasalita habang nag-e-edit. So, minsan may mga ideas ako, na hindi ko ma-execute. So, madalas, sinasabihin ko si Ron, ganito yung gusto ko, ganyan. Tapos, gagawin niya. Tapos, yun din, may inputs din siya na siya lang, ganyan, sabihin niya sa akin, ganun. Pero feeling ko, ako ba? Feeling ko yun. Kasi, sa amin dalawa kasi ako yung OC sa amin. So, kahit yung tilting lang ng photos, di naayos ni Ron. Nainis ako sa kanya. Kasi, parang, ititilt mo na nga lang. Di mo pa magawa. So, ayun. Pero marami nga siyang say. So, kunyari, may mga pinapagawa kong baduy.
Mm. Kaya ba't mo ginagawa yan? kahit yung pagpili niya ng font, hindi ko gusto. Hindi ko na rin yun. Tapos kunyari sa shoots, parang pag kanya may pinagawa ko, tapos ayaw, parang hindi niya trip. Oh, ba't mo ginagawa yan? So, yun. Tapos kung kanyari may gusto siyang paggawa, pero syempre hindi niya magawa. Mm. So, ako yung mag-execute. So, mas alam ko yung gagawin. Pero may idea siya. Usually siya yung ganun. And then, wala. Basta kapag hindi niya trip. Kasi nga, hindi ko alam. Parang siya yung nagre-remind sa amin kung ano yung branding ng Visual Folks. Mm. So, kung ito yung pasok sa branding, ganito yung dapat na. Ito yung sakto sa branding namin. Siyempre, yun nga. Depende pa rin sa personality ng couple. Pero as a photographer, kung ano yung kaya mong kunan na ganung ano, much as possible, yun yung minamaximize namin. Tapos siya yung lagi nagre-remind sa akin sa kung paano yung dapat ganito. Madami ganyan. Ang sabi. Mm-mm. Marami siyang ebas lagi. Pero wala kayo yung parang favorite na director? Wala yung ganun? Wala yung favorite na... Okay. As influence talaga to. Like, marami. Sino yung pinaka? Pero... Yung sa inyong dalawa. Hindi naman sasabihin. Joke lang. Ayaw mag-share, no? Hindi, sa amin ano, parang feeling ko same-same naman tayo. Sa amin kasi... sa akin sa photographer, feeling ko same-same tayo. Hindi lang photographer ah. Kahit sino lang. Kasi sa akin, ano, most likely yun nga, photographers yung naging influence ko. Feeling ko same-same tayo. Si Allen, like kung nakakwentuhan si Allen regarding sa mga influence eh. Mga ganun. Pero kunyari sa mga direct... sinasabing pangalan. Hindi binabanggit. Yun nga eh, para medyo paano eh. Joke lang. Eh sa effect syempre unang pinakauna si ako, Jelloy talaga yung pinaka-influence. What's up Sir Jelloy? Baka naman. Yes. Baka naman ma-interview ni Alan. Pako-host kami, pako-host. Pero yun, kasi isa siya sana eh, hindi ko alam, lagi nagre-remind na hindi ka lang nagpo-photo para lang sa ano business. Hindi ka lang nagpo-photo para sa pera. Nagpo-photo ka para makaalala. So yun. So sobrang laking influence siya sa akin. Kaya gustong-gusto ko. Kaya feeling ko hanggang ngayon nagpa-photo pa rin ako kahit medyo burned out na. Alam mo yun, parang kahit frustrated ka na. Napa-frustrate ka na sa buhay. Pero kahit di photos eh, bilang artist. Oo, bilang artist din. Parang, so parang, ang dami, hindi ko alam, ang dami niyang influence talaga. Tapos ano pa siya, kakamping pa. Sino bang BBMD? Sorry Derek. Parang BBMD. Una-open pala tayo. So yun, tapos, madami pa, pero... Sino pa? Mostly kasi photographers eh, yun nga, si Govin. Ah, si Govin. Tapos si Daniel Kim, si Samuel Go. Samuel Go, no? Grabe, no? Oh, magaling din solid yun. Solid talaga yun. Isa yun sa pinakasolid. Pero sa mga directors, Chito Ronyo. Sino ba yung ibang nila? Sino? Baka yung mag-viral tayo sa ginagawa natin. Jonathan, joke lang. Yung masiraan tayo. Hindi, sa amin naman, alam din ni Alan kaya si Eric Mati. Kasi yung favorite na yung panari ni Alan before. Parang, ano pinapanood natin na kay Eric Mati yung favorite natin, Len? Biba Mox yan. Biba Mox. Hindi ba on the job yun? Ay, seclusion? Yung kay Sam. Ay, Sam today, kay Sam. Iba naman yun eh. Eric Mati yun, di ba? Eric Mati yun, di ba? Mati din yun. Sinong Sam? Yung kay Yam, hindi, kay Yam Conception. Di ba Eric Mati yun? Hindi ba rigod doon, pre? Hindi ba rigod doon yun? Yung binigay sa akin ni Allen. Hindi ako sa akin. Nagbigay nun ah. Ano yun? Hindi maganda diba Eric Mati yun? Ano yun, malalim. Hindi ba rigod doon, pre? Di ba Eric Mati yun? Hindi ko alam. Si Ali nagsabi sa akin nung kaya pinanood namin. Ikaw lang yun eh, sinabi mo lang na ano. Nung nalaman mo Eric Mati, tsaka ka lang na feel safe eh. Kasi artsy pa. Hindi, kaya nanood ako eh. Tapos yun, tapos syempre si ano... Si Wes Anderson, sobrang solid kasi nung perspective. Oo, Wes Anderson, yung pre, no? I mean, kahit sobrang, yung straight from, I mean, yung pagkakano nung framing, no, ano niya. Composition sobrang niya. Sobrang solid. Oo, parang kami, parang yun yung isa sa inana. Tapos, syempre, yung kulay ni, ano, ang karway, di ba? Ang karway? Oo, ano yung sasabi sino? Ang karway. Ang karway. Ang karway. Ang karway. Ang karway. Wang Odong. Naging tatlo artist na yun.
Naging mambabatok na. Kasi ano, wala? Parehas lang kayo ni Lalaine. Na ano? Oh, pero siguro add ko na rin ang laking influence din para sa akin pag mga music artists. Mm. Yung mga, minsan yung music din nila nakaka-apekto sa akin. Ano yung mood, ganyan. Mm. Lalo na pag nag-onsite, syempre. Parang, yun lagi struggle ko. Parang minsan sa amin dalawa. Parang napansin ko, matagal ako mag-onsite pag sa amin dalawa. Pero kapag ibang studio, okay lang. Huwag mo sabihin yun. Hindi, I mean, hindi. Hindi, kasi yung... Mga marinig ni Derek. Okay. Parang... Wait lang. Ang bilis ng gawa, nagtapan ng trabaho niya. Diba? Siyempre, mas nalupitan niya sa sarili niya studio, di ba? Pero pag kay Derek, mabilis lang. Di ba? Oo, parang... Pwede na? Gawa ko dyan. Pwede na? Okay na? Pwede lang. Maganda gawa nila din. Maganda gawa nila din sa akin. Ako na yung Ben and Ben yung kanta. Okay na yun. Ebe. Regalo rin sa Ebe or Ben and Ben. Pero ayun, parang ang laking factor sa akin yung music kapag sa art, ganyan. Parang depende minsan sa aesthetic nila. So may mga favorite artist ako na mga indie folk artist na as in sobrang favorite ko. Tapos minsan, pag pinapakinggan ko siya, parang feeling ko, parang lumalabas din doon na, kunyari, in-apply mo sa photos, parang lumalabas doon yung kung ano yung, diba? I mean, kung mapapakinggan mo yung photos, ganun siya. Parang ganun. In a way, parang ganun siya. Tapos ano, add ko lang din pala, syempre, yung idol namin ni, ano, ni Allen, si, ano, si R2. Ah, si R2. Sobrang laki. Sobrang solid din. Tapos, Gilson, syempre. Gilson, baka. Bike daw. Pero yun, actually yan, eh, hindi ko napapansin, pero feeling ko madami pa kami influence. Nakikita namin everyday. Mm. Hindi lang siya yung tipong photographer ng wedding photographers, hindi lang siya ganun eh. Kasi feeling ko, nang makita namin sa, yun, everyday na para may makita lang kami, feeling ko na naging inspiration din namin sila eh. So, yun. So, lalo na yung kunyari sa music nga talaga. Kasi, kunyari, yung music video pa lang, music nila, parang nagiging part talaga siya ng workflow namin, ng work process namin. Eh. Sino ba pinapakinggan nyo ngayon? Sino ba? Tubero. Yan, no? Tubero. Kasi, halo-halo, magkiba kasi kami ng trip ni Ron. So, mas OPM si Ron. Mami Fowler. Mapinapakinggan mo rin na. Ay, hindi. Kailangan ng iPhone 14 eh. Di dyan. Pala yung gusto mo. Sa amin kasi ano naman, ako more on OPM ako eh. Tapos si Lalaine kasi yung sa mga indie folk na international. Pero wala pa rin nila. So, lagi na lang subtle yun. Yung mga sagot. Siyempre, parang ano. Pero ngayon, tinatry namin gumamit ng music na hindi siya typical na gamitin. Kasi recently, para na-inspire kami, meron kaming couple na ang favorite artist nila si Childish Gambino, Mac Frank Miller, Ocean. Frank Ocean. So, ako, shit, bagay pala yung ganon. Eh, favorite din kasi namin sila. Mm. So, parang never namin naisip na before na, ah, okay, pwede naman pala gamitin yon. Cool naman pala siya. So, parang nung una, medyo may doubt pa na bagay kaya ito, matutuwa kaya sila. Tapos, nung tinatry namin yung kay Childish Gambino, ano yun? Yung Point to You. Mm-hmm. Sobrang ganda. Tapos naka-random lang yung photos. Childish yun. Childish yun. Tapos, yun. Ganyan yung, ano namin, trip namin ngayon. Go, Derek. Diyan mo lang tinanong si Derek. Ano yung nakalabas dyan? Nakalabas dyan. Hindi, ano pala yung ano, yung mga memorable shoot nyo. Eh, yung isa sa pinakamagandang shoot nyo. May natatandaan kayo? Naman, sobrang syempre. Isa yung sa kapatid mo, Len. Si Ali. Sobrang solid talaga nun. Alam mo ba? Hindi, legit nga. Sige, kwenta natin. Kasi nag-onsite ako, ano nga yung kanta nila nun, yung bridal walk? Ayun, as in, naiiyak talaga ako. Napastop ako mag-edit. Tapos nanood na lang ako. Kasi wala lang. Sobrang ganda talaga. Tos pero nun, sobrang ganda ng nakita kanta. Nakita ko yung photos. Sino namili ng mga kanta nila nun? Si Ali. Meron pa yun eh. May playlist yun. Kada timestamp nung ano dapat. Susundan yun eh. Kaya nga, parang ilang beses ko nga ulit kay Derek. Sabi ko, tayo naman sayang wala ka nun. Kasi sobrang ganda nga talaga ng wedding. Ano kaya ako nun? Nasaan ba si Derek nun? May shoot?
Ano may back, may ano nga pala may kalabaw noon. Nakita rin ako noon eh. Tayo ng kalabaw doon eh. Tinahin mo 'to, tinahin mo. Joke lang. 5k, 5k. Sorry. Sorry. Ano, okay. Katapos na ako. Isa yung sa pinaka-memorable. Kasi parang, yung ano pa lang, di ba, before pa lang tayo pumunta ng nung sa ano, sa Munting Gubat, yung nagsasabihan pa lang sila ng vows. Hmm. Andun pa lang, ang ganda nun. Ang para kami magsulat. Sobrang napatulala na lang kami ni Lalaine. Sabi, ang ganda nun sinabi ni ano, Ali. Parang syempre hindi pa namin naririnig yung kay Avon nun. Tapos kumakanta pala siya. Oo, ganda ng boses niya. Kumakanta pa pala siya. Tapos nung ano yung ano nga bridal march ni ano ni Ali, 'di ba? Alapaap. Tapos yung reaction pa ni Avon nung ano. Hmm. Parang sinasabay niya yung pagkanta siya, tangina, naiyak, nakaiyak talaga yun, sobrang solid nun. Yung sinabi na nila yung vows. Yung vows, kaya iyak ka ng iyak ng Lin eh. Wala ka sa iyak, iyak ni Derek. Nga pala. Iba pa rin si Derek. Iba pa rin yung kay Derek. Ay, tangina ko nga, no, isa rin. Classic yun. Ba't din yung sinabi yun? Kayo din ang cover nun ah. Hindi pa kami tapos, hindi pa, piling ba tapos na kami? Iyak bata naman yun. Iyak bata naman yun. Iyak bata. Tapos yun, tapos ang tawag dun, iba yung sa vows nga nung sa kay Ali. Tapos ang ganda ng parang nagsasagutan kasi sila dun sa vows nila. Parang first time din namin maka-witness ng ganun ka sobrang heartfelt nung ano vows nila. Oo, as in sobra. Grabe, grabe talaga yung ano na. Huwag yung pressure si Ali. Huwag yung pressure rin. Huwag yung pressure rin. Tapos yung ano, siyempre yung isa pa, kanyari ano, siyempre kapag kumuha ka ng friend mo, ah, tangina. Direk. Ano yan na yun? Kinuha ka pa ng friend mo ito, as photographer. Ah, oo. Iba yan. Ibang feeling din yan. Kasi parang sa akin yung day ng wedding namin ni Nina, parang sobrang gaan lang talaga yun. Kasi wala talaga akong isip na bumigat na yung pakaramdam ko na ito kasi Nika nag-walk down dahil talaga. Pero aside from that, sobrang gaan. Bumigat yung pakaramdam sobrang ano yun. Shit. Ito na yun. Sabi ko. Pero aside from that, sobrang saya lang. Kasi ako hindi ko in-expect iyak si Derek. Kasi, pero kasi yung tawag doon, first time ko makita, syempre first time ko makita umiyak si Derek, kahit nakuwento na sa akin dati umiyak siya, nung kausap si ano. Sino yung nagsabi nun? Di ba totoo yan, di totoo. Nasabihin ko, di totoo yan. Tapos di ba parang pandemic pa nun? So, sobrang hirap nun. Sobrang intimate. Syempre, I mean, nandun pa rin yung thought na nakakatakot kasi pandemic. Ayun yung medyo peak. As medyo peak pa kasi ng ano, oh pre, yung 30,000 na nag-capacity per day. Oo, yun yung sabi mo pa nga sa akin noon, 'di ba? Parang sinasabi mo pa nga habang nag-shoot. Sabi mo ganito na kadami yung ano. Pero wala lang kasi ang saya lang kasi parang na-feel namin na part kami ng family that day. Oo. Na legit nga yun. Tapos parang si Derek siya yung nag-aasikaso sa amin. Sabi niya, nag-breakfast na kayo. Di, pero tas yun, di syempre sobrang, di ba, intimate nga lang. Tas, parang kanyari mga sila tita, parang kilala na din kami yung mama mo, di ba, Derek? Oo. Parang kilala na rin, hindi pala talaga. No? Tas yung lola mo kasi nandun eh. Nakatapos si lola, tas, kwento ko lang. Hindi pa tapos yung wedding na, gusto nang umuwi. Pero kasi ganun si lola. Ganun si lola. Sabi mo nga, nandiyan parang uwing-uwi na kasi. Lagi siyang ganun. Pag umaalis, uy, gusto niya nang uwi agad. Anyway, yun lang. Tapos wala, parang, hindi ko alam, iba talaga feeling kapag friends mo tsaka, yun. Tsaka, isipin mo, Sam, Rick, si JJ, kayo, visual folks, parang sobrang sayo lang ng suppliers. So, hindi ko siya, yun niya yung maganda, hindi ko siya naisip as supplier. Kung baka parang, isip ko siya as mga friends na pinakawalan na yung pinakawalan nila ako, ganyan. Kami ni Mika, part of the wedding. So, isipin mo, wala pa aming 15 ito sa Lucas Studio nun eh. Parang wala pa yung 15 nun eh. Kasi pinauwi ko yung caterers nun. Pinauwi ko sila. Para mas maraming pagkain nyo. Kumbaga para mas less tao sa loob. Take-out kasi yun, di ba? Para naka-box. Pina-box mo yun. So, ayun. Sobrang thankful ako dun sa inyo, kila Samrick and kay JJ.
Yagi kasi di ba parang tuwan-tuwa, parang nung nag-propose ka pa nga lang, pandemic ba nag-propose ka? Oo, pre. Hindi ko nga ina-upload yung video, pero merong video rito yun eh. Hindi ko ina-upload yung video. Baka ibang video kasi yan, Derek. Art sector yun eh. Oo, ibang art sector. Art sector yun, di ba? Tapos wala, parang nung nag-propose ka, parang tuwan-tuwa din kami nila. Shit, hindi, ako na una nakita. Sige, wala, nag-propose na si Derek. Feeling ko nagpaparinig lang nun. Yeah, pero yun, sobrang iba yung feeling kapag ano. Parang mas gusto, actually, mas gusto ko nga maging ano eh. Mas nag-enjoy ako na as photographer kaysa sa guest kapag friend ko. Hmm. Actually, oh, pre, mas tingin ko sa awal. Oh, para sa akin na. Kasi naranasan ko rin eh. Nag-groomsman ako, pero nag-shoot pa rin ako. Parang sobrang saya lang. Actually, lahat naman favorite namin. Hindi, parang ko na rin. Showbiz na showbiz. Parang no, ano, no, parang wala siya, ewan ko, parang siguro na parang almost karamihan favorite namin kasi ano eh, parang unique siya on their own way. Mm. So, yun, parang habang tumatagal, may mas unique pa pala. Kala namin yun na yun. Oh, parang oh, yun na. So, parang ngayon, ayun, yun din, parang napansin din namin ngayon mga pumapasok na clients namin. Ano, ka-vibe din namin sila, so, parang same interest. So, during shoot, parang nagkwentuhan lang kami. Parang lang kami nag... Hindi siya parang nag-work kami, ganyan. So, ayun. Yun na-realize namin na as in, mas nagiging better. Tumatagal. Pero totoo, kasi parang... After isang wedding, shit, sobrang ganda ng wedding. Parang nasa isip mo, parang... Yun na yun. Wala. Paano ka pa mag-shoot sa ibang wedding kung gano'n nakaganda yung na-shoot mo ngayon? Hmm. Magugulat ka na parang every wedding, sobrang iba pa rin yung feeling. Hindi ko alam, parang, kaya sobrang nag-enjoy kami. Kasi, kala namin yun na yung, syempre hindi naman sinasabing peak. Pero iba yung feeling, kala namin yun na yung pinakamaganda na shoot namin. Parang feel na namin, di ba? Kasi sobrang nag-enjoy kami. Yung crowd, tumay, as in nagpalakpakan. Mm. As in sumakit yung kamay, kakapalakpak. Joke lang. Buong on-site pumapalak. Hindi, pero may mga gano'n yan. Tapos, as in yung kanya, yung family, tuwan-tuwa. Tapos, parang after nung ano, marami magsasabi, kanya yung photographer, sobrang ganda ng photos. Mm-hmm. Yung, di ba na nangyari na ngayon? Tapos, parang the next wedding, parang isipin mo, pwede pang mangyari, di ba? Mm-hmm. Parang biglang magugulat ka ng shit, ang iba pa rin yung feeling, iba pa rin yung, alam mo yun, parang, ang wedding talaga yung napuntahan namin. Ibang tao. Mm-hmm. Tapos, iba pa rin yung, iba pa rin yung excitement, iba pa rin yung feelings. Kahit sabi mo ng photographer lang kami, pero feeling namin talaga part kami nung nila, nung story nila nung wedding. Nagiging part pa rin kami. Hindi lang kami, alam mo, parang hindi lang kami kinuha as photographer mag-document kayo diyan. Pero feeling namin dahil sa na-shoot namin yung wedding nila, as naging ka-close namin, feeling talaga namin nagiging part na kami nung nila wedding. So, wala, sobrang nagulat kami, sobrang nagtuwa pa rin kami kahit ano, nagulat kami, shit, ang ganda pa rin pala talaga nung ano, parang every couple talaga may something na kakaiba pa rin. Mm. Yun, kaya parang hindi namin masabi na ito yung pinaka-favorite, parang ganun. May worst bias. Nag-mention kami. Nag-mention kami ng favorite. Pero may bias pa rin. Pero may bias. Labo. Nalala ko lang, parang may nagtanong sa akin, na photographer, parang tanongin sa akin, kaya mo bang mag-shoot ng 100 wedding? Sino yung mag-insert pa lang sa wedding? Parang, ganun yung tanong eh. Sabi ko, shit, ito nga, no? Naisip ko, kaya ko ba mag-shoot ng 100 wedding? Kasi ngayon, parang nakakailan na tayong wedding run, no? Parang, hindi pa rin tinigasawa. Parang, nakakatawa pa rin mag-shoot every day ng wedding or every other wedding, nakakatawa talaga. So, sino yung dilemma, diba, pag-wedding, paulit-ulit siya, parang same process na preps, ganyan, mag-hair down, mag-hair up, mag-case, ganyan. Pero yun, surprisingly, iba-iba pa rin talaga siya every wedding, every couple. Iba-iba story. So, ayun. Ito, medyo technical na lang siya. As a studio team na, how do you market your studio on the social media side? Kasi, ang labanan ngayon is parang paramihan ng reach or pagandahan ng engagements eh. Ano yung ginagawa niyong power move besides dun sa mga typical wedding studios na hindi nila ginagawa? Question na. Okay.
too hard. But wala kasing heads up to Lin eh. Dapat pinapasa mo sa inyo no, before sabi, before pinapasa ko sana nagsimba ka, hindi dyan. Sorry. Sinisipos yung bahay, Lin. Sinisipos yung bahay. Joke lang. Sa amin siguro, we trust our brand. I mean, sa amin sobrang feeling namin may chance yung brand namin. Nagtitiwala naman kami sa set isa. Pero yun, nahihirapan kami mag-market right now. Kasi, alam nyo naman din, parang sobrang dami, sobrang cluttered na kasi ng industry. Ng saturated. Industry. Tapos, sobrang daming magagaling. Sobrang daming sikat na. Tapos, sobrang daming mura. Parang kami, hindi namin alam kung paano magmamarket ng, ano, yung kunwari, mga Facebook ads. Hanggang ngayon, naaral pa rin namin. Kasi hindi namin alam kung effective yung ginagawa namin, actually. Pero yun, tinatry namin na yung mga postings namin, sinusunod namin kung ano yung tamang, kung kailan yung parang peak mga tao na manonood ng ganito or magla-like, mag-engage yun sa post namin. And then, tinatry namin na mas magkaroon, hindi na magkaroon ng edge or maging mas creative. Pero mas minamaximize namin kung ano yung kaya namin gawin. Pare, yung pinopost namin, hindi lang laging full set ng photos, hindi lang laging basta may mapick, may mapost lang na photos. Tinatry namin every wedding, may story kami na ilalabas. And then, gusto namin the way na kung paano namin i-present. Kunyari, ang mga slideshows or Reels. Kapag sa Reels kasi, idea ni Lalaine yun. Kasi siya yung matiktok nga. So, alam niya yung matiktok. Ako eh. So, masayo kasi si Lalaine. TikTok reveal naman. Sikat niya si Lalaine eh. Si Lalaine Hattie Pink. May number ba? May number. Walang two. May number. Sorry. 17. Pero yun, so sa mga Reels kasi, siyempre, nga kung ano yung trend ngayon, make the most out of it na lang din. Mm. In a way, parang sabay, pero medyo nade-differentiate from others. Siyempre, hindi naman porket yun yung trending. Doon na kami magre-rely. Siyempre, meron pa rin kaming branding. Alam mo yun, kailangan may sundin pa rin kami kung ano yung gusto namin branding sa visual folks. So, yun, tinatry namin sa mga, yung mga ganun, Reels, gusto namin pakita yun kung kaya ano yung pinaka ma-maximize namin yung ano namin every wedding wedding. So mapapansin nyo yung mga postings namin, hindi lang siya laging full set, hinihimay mas nagdi-deep into ano kami dun sa wedding, kung anong nangyari during that time. Madalas nagtatanungan kami ano nangyari noon, parang ano yung story nila, ganyan, nag-usap kami palagi, anong nangyari buong araw, or anong nakita mong unique, ano yung pwede natin gawing content out of that wedding. So, hindi naman ganun. Siya tipong unique yung photos, pero unique yung story nila. Ganun. Kasi, ayun nga, we believe na every couple, may sarili yung story. Hindi, ayaw namin na, ganyan na naman, iba lang yung mukha. Diba, yun naman kasi yung lagi naririnig natin sa, actually sa atin din manggagaling, diba, minsan. Pag sa mga, may nakita kang photo na, nakita mo na naman sa studio, ay, yun na naman. Diba, parang, iniiwasan namin right now na, sobrang maging templated talaga yung magiging postings namin. Diba? Pero kasi, para sa akin, parang it's a never-ending learning and unlearning process. So, may mga nagawa na kami hindi na namin gusto. So, i-emit na namin yun. So, mag-iisip kami ng panibago ulit. So, parang kunyari, may part siya ng branding na tagal na namin ginagawa. Tapos parang over time na-realize namin, ang pangit na. Ganyan, isip naman tayo ng bago. So, yun. Part siya din. Feeling ko part siya ng marketing process namin na naghanap kami lagi ng bago. Yan. Yun din eh. Kumbaga parang ano lang eh. Basta gawa ka yung naggawa. Kung magkamali ka, at least may ginagawa ka. Hindi mo malam na may ginagawa ka eh. Kung di ka magkamali. Actually, yun yung maganda sa hindi ko alam, parang maganda sa kapag bago ka lang. Pwede mong gawin yung pwede mong kahit anong gusto mong gawin. Kumbaga parang, sige lang. Parang, Yung established ka na, tapos mag-explore ka pa. Medyo mahirap eh. Kasi parang, hindi na yun yung in-expect ng mga tao sa iyo eh. Alam mo yung ganun. Parang may in-expect na silang solid na branding from you. So, bawal ka nang gumawa ng kakaiba.
parang ganun yung struggle before eh. Siguro sa mga ano ah. Nakailang rebrand na rin kami actually. As in, nag-aaway kami. Yun yung lagi namin pinag-aaway. Na, ba't ginagawa mo na naman to? Kala ko ba, hindi na natin gagawin. Tapos siya, gagawin niya pa rin. Gagamitin niya pa rin yun. Pero kasi, yun, actually, naging problem namin. Kasi parang, lagi namin kinukonsider. Yun nga, siyempre, marketing, di ba? Siyempre, ang kinukonsider malagi yung mga taong manonood sa'yo. Yung taong, parang yung mga target audience mo. Pero ngayon, parang, I feel namin, kaya mas nagiging, mas nag-enjoy kami sa ginagawa or parang mas nagkakaroon kami consistency kasi mas iniisip namin yung satisfaction namin. Alam mo yun, parang hindi na namin iniisip kung ano yung, kung anong sasabihin ng iba or kung anong hinahanap ng iba. Basta gusto namin kung ano yung parang feel namin sa branding namin. Oo, kasi dun ka rin naka-attract ng tamang clients para totoo. Sa'yo, yung mga... Same din katulad oh, na. Kasi yun nga kasi dati kunyari before 'di ba parang trending. Kunyari ang gusto ng ano tao as in light, bright, funny, sobrang funny. Parang may time na nangyari yung ganun. So parang kami naman kailangan ba namin magganito? Kailangan ba namin i-consider na ganito yung magiging post namin every time? Tsaka before medyo diverse yung nagiging clients namin as in iba-ibang profile. Minsan simple lang merong artsy, pero ngayon pansin namin puro artist na. May graphic artist, may photographer, may product photographer, may interior designer. So, ayun, kaya parang sobrang nag-enjoy kami ngayon kasi feeling ko in a way na navigate namin yung gusto naming mangyari. Ganon din siya pagbalik na, ayun, ganon yung dumadating na client sa amin. Yums. Ang ganda. Ano, yung isa pang tanong ko. Gusto ko lang siya nuhalin na, ah, ganda. Hindi kasi mahaba na yung sagot pag nag-comment ayaw pa ako. Mahaba pa. At least, ano, ni-reaffirm ko yung ano niya, sagot. Parang sinabi niya, wala akong bakit. Parang ganun yung titig. Ganda ni Alin eh. Ah, ganda. Ganda yung reaction eh. Hindi, ito yung mga tinatanong ko sa ano eh, sa podcast din na how can you say na magaling yung photographer? Parang ganun. Ko ano, siguro para sa akin pinaka kanong photographer to, no? Or kahit saan ano, siguro sa wedding na lang. Siguro sa wedding na lang. I-ano mo na lang saan? Sa wedding na lang, siguro. Kasi sa akin, ano, paano siya may pag-communicate siguro sa tao? Paano makukuha yung may parang in front of the camera, parang she can do whatever, she can do whatever she wants. Parang ganun. Alam mo, maging comfortable siya in front of the camera. Kasi yun yung pinakamahirap eh. Parang, ang daling actually, hindi naman madaling magpa-direct. Pero, kung magpapa-direct ka, kahit wala naman emosyon yun eh, kahit, ang kita niya, ang tingin niya sa'yo, parang photographer lang talaga. Parang ganun. Walang connection. Yun, actually, connection. Kasi yun yan, parang, kay R2 Nepo ko narinig talaga yun, actually, kay R2. Di ba parang dati na gano'n siya? Nag-online ano ba siya? Basta something no, eh. Parang, tinanong siya kung paano niya pinadirect si Isko. Yung sa shoot niya. Melin. As in, umahanap siya ng connection dun sa subject niya. Which is yun daw yung pinaka mahirap na part eh, di ba? Kung paano ka magkakaroon ng connection dun sa subject mo. Tapos parang na-realize ko, nga no, parang kapag nagkaroon ka ng connection doon, kunyari sa bride mo, being comfortable na siya kahit anong pag, hindi naman kahit anong paggawa mo, pero, ano siya, mas mabilis mong madedirect, mas makikita mo yung saka legit. Saka magtitiwala siya sa'yo, oo, nakunan yung, mo yung photos niya. Oo, tapos yung personality niya, lalabas talaga dun sa photos, kasi, feel niya na, may ano sa inyong dalawa eh. Parang ganun. So, sa wedding photographer, ayun yung pinaka-crucial para sa akin. Kasi lalo na sa akin, siyempre, bride yung shoot, di ba? Eh, hindi ka naman, lalaki kay. Parang hirap din naman na ipa-feel na, alam mo yun, parang kailangan maging comfortable sa'yo yung babae in front of the camera. Medyo hindi naman din siya madali. And then, yun, kunyari sa mga guests, kunyari family, hindi lang naman siyempre bride yung masushoot mo sa on the day of their wedding. Lahat yan, sobrang daming tao. Family, relatives, friends, yun, so hindi ka pwedeng, alam mo, wala kang magiging connection sa mga tao. Hindi ka marunong mag-socialize, hindi pwedeng ganun. Kailangan na lang kung, ayun na. Sobrang extrovert ka sa araw na talaga. Parang kahit introvert ka, kailangan pilitin mong kumunik sa client.
yun nga, hindi lang naman dahil extrovert ka, pero kailangan marunong ka talaga mag-connect. Kasi may mga extrovert naman na extrovert nga, pero ano yun, parang hindi makuha. Parang wali, yun. No? Parang wali yung connection, parang net. Kasi syempre, hindi naman lahat same wavelength, or parang hindi kayo on the same kailan, page. Kailan ba balance sa client mo eh? Oo, di ba? So yun, so parang ang hirap, lalo na kung kunwari, siyempre, kapag magkaiba naman kayo ng interest sa buhay or sabi natin social status, ganun. Tapos tama ba? Mayaman. Yan, mayaman. Tama naman. Tama, tama. Pero, siyempre, ang hirap mag-connect sa ganun eh. Iba kasi, yung humor nila. Oo, iba yung humor. Tapos, siyempre, iba rin naman yung humor mo. Siyempre, baka sabihin ang jeje mo naman eh. Bawal bastos. Bawal bastos. Pero, siyempre, bawal. Bawal. Bawal maging bastos. Bawal maging bastos. Pero yun nga. Tapos parang sad din pag naalala nila yung pangalan mo. Kasi yun yung feeling ko satisfaction, lalo na kay Ron na magkahapon niyang kasama. Yun yung sinasabi niya sa akin. Kasi ako yun yung struggle ko na parang sobrang introvert ko talaga in nature. Tapos parang direktin niya ako na shit, ano sasabihin ko dito? Parang kailangan ko maging extrovert. So sobrang nakaka-drain yun para sa akin. So speaking for Ron, na parang pag naalala lagi yung pangalan niya, ako din natutuwa kasi parang I feel na parang okay, naging successful yung naging effort niya kumonek dun sa tao, dun sa subject niya. And then, ayun, parang maghapon mo silang kasama eh. Parang pangat naman na ang tawag sa'yo kuya, ang tawag sa'yo photographer. May pangalan kay parang mas magandang i-address ka na sa pangalan mo. Totoo nga naman. Actually, kaya every morning before mag-start yung shoot, nagpapakilala talaga tayo, di ba, Derek? Okay. Ito last na, bago tayo magtapos, ano yung magagawa mong kakaiba? Ano yung dapat i-highlight mong kakaiba sa'yo? Besides dun sa mga wedding photographers ngayon. Okay, parang what makes us stand out, ganun. Ganun. Ako, feeling ko, by just being yourself. Kasi ang pretentious kapag you try to be someone na hindi naman ikaw. So, parang over time, medyo mababurnout ka na okay, gumagawa ko ng something, pero hindi ako yun. So, parang ang fulfilling kapag ka, ikaw lang yun. Parang, kung ano ka, yun lang din yung pinapakita mo sa couple, yun lang din yung branding nyo, yun yung style nyo. Parang, ayun, hindi ka magta-tire out. Siyempre, nakakapagod, pero eventually, parang, nalilift mo yung sarili mo over time na, okay, nag-improve ka, ganyan, tapos, diba, hindi ko na rin sinasabi. Pero nga, actually, yun, totoo, parang, it's just being yourself lang. Yun nga, siguro, yun din gusto namin ganyan, kasi, what makes, parang gusto namin mag-stand out, yun, factor kasi sa amin is yung, isa is personality. So, namin maglumabas yung true personality nung couple. Siyempre, mag-start yun sa amin. Mm-hmm. Parang ganyan yung pinaka-point namin, which is, hindi ko alam, parang gusto lang namin na, kaya kami habang nag-shoot, sobrang nag-enjoy lang. Kasi feeling namin yun din kami. Parang hindi siya, para sa amin hindi namin feel na nag-work kami most of the time. Mm-hmm. Kasi gusto namin ginagawa namin, sobrang nag-enjoy kami together na okay, pag-iisip kami, gawin lang namin, ganun. Mm, tapos yun, talaga kami. Tapos, ayun, iniwasan din talaga namin maging pretentious na, okay, gusto natin magpaka, let's say, artsy, ganyan. Pero hindi ka naman talaga ganun. So, parang pangit. Ang pangit sa feeling. Parang, kanyari, gusto namin magpaka, basta kanyari, may mga style na hindi naman talaga bagay sa amin, or hindi naman talaga kami ganun as a couple. Ba't ba namin gagawin yun? Dahil lang ba sa trend? Dahil lang ba? Para lang makakuha ng clients or para lang mag-viral or anything. Hindi naman yun yung pinaka namin. Parang mas magano ka, mas ma-frustrate ka. Kasi parang iniisip mo kagad ang iba instead na yung sarili mo muna. Instead yung growth ng visual folks, instead ng branding mo, mas kinoconsider mo yung dami ng bookings, kung ano yung magiging viral, magiging uso. Eh, which is hindi naman yun yung pinaka gusto namin, pinaka goal namin right now. So yun, parang kung personal, ang pinaka, parang nabasa ko rin to kay Govin eh. Parang most of the clients kasi napupunta sa kanya, which is kami din. Parang lagi niya sinasabi, nahihiya sila in front of the camera. Which is totoo naman, kasi hindi naman lahat na i-shoot mo sa weddings, prenups, artista, hindi naman camera ready lahat yan eh. So, yun, parang kami, gusto naman lagi ipa-feel sa couple na
nilang gawin kahit anong gawin, kahit anong gusto nila sa in front of the camera. Kung anong personality nila on the day, kung anong ma-feel nila, yun, go lang. Kasi once na mas maging pretend, mas maging kunyari i-try natin yung ganito, tapos hindi naman sila ganun. Sobrang pretentious talaga nun para sa kanila eh. Parang ang mangyayari, hindi naman sila talaga yun. So add ko na rin, feeling ko later on namin na-realize yung meaning ng visual folks, or ako lang siguro. Baka na parang, baka oh, sige, ikaw na rin, tayo na ba? Pero yun, na-realize namin yung, yun nga, pag sinabi mo folks, parang community. So parang in a way, yun yung feeling kong na-observe ko na nabubuong mood nung studio, nung ano studio namin ganyan, na alam mo yun, parang friends lang kami. Nakatuwa kasi hindi siya natatapos na hanggang wedding lang. Nasusundan siya na friends na namin sila, na parang nakakachat na namin sila in a regular basis, which is uncommon feeling ko para sa akin, kasi parang ang relationship niyo una client and ano eh, supplier. Parang ang hirap ko siya i-expect na mag-turn to friends ganyan. Kasi sobrang fulfilling para sa akin. Pwede. Pwede. May mga ganun. Kasi yung feeling namin, nasa contract yun to. Uh-huh. Sobrang nakatuwa kasi minsan nagyaya, uy, nood tayo, inom tayo, ganyan, san kayo tonight, or ayun, sobrang full feeling sa amin. Nun. Kasi parang may isang couple kami, shout out kila, ano, Aryan and JM. Ay, yes, hello. Hindi, yun, isa na, parang kasi parang before sila mag-fly out of the country, parang mag-ano kasi sila, mag-stay na sila, saan nga ba? Sa Europe. Basta Europe somewhere, eh. Basta malapit sa Switzerland, parang ganun. Ano tawag dun? Parang before sila umalis, parang minute muna kami. Nag-coffee kami, kumain. Nag-beer ba nandina, no? Oh, nag-beer. Parang, ala, gusto lang din nila muna mag-catch up before silang umalis. Tapos parang niloko nga namin, tara shoot tayo pag nag-family portrait tayo dyan sa ano. So, wala lang, parang, ano yung naging relationship na, namin. Hindi lang siya naging client, ano yun nga, client and supplier. Hindi ka lang photographer. Mm. Pero naging friend ka na din nila, parang upwards ka na nila. Ganun yun yung love baba. So, ang sarap sa feeling nung ganun. So, ganda. Ganda. Thank you na, thank you na. Ayun na yun. Thank you. Did you? Yun na pala. Pero ano, ang ganda nga nung ano, ng palitan ng discussions ngayon. Kasi, yun yung hindi napapansin ng tao behind the scenes ng yung supplier and client relationship, and yung parang yung communication nyo rin towards dun sa mga taong nami-meet nyo araw-araw sa work or kahit saan. And yun yung importante kasi nga parang nagkakaroon kayo ng connections. Ayun. Ayun, thank you siguro. 140. Yeah. Ganda. Bigyan mo sila ng chance mag-plug ng website, FB page, or IG page. Go, guys. I-promote nyo muna yung mga drawing nyo sa buhay. Yan. Yes. Bale, ano, kung gusto nyo pa makita works namin, check nyo lang yung page namin. And then Instagram, search visual folks lang. May mga ido-drawing pa kami. Yes, sir! Abangan nyo yan. Dito nyo yung narinig. Yes. dito nyo una narinig yan. Dito nyo una narinig. Dito nyo nilalagay namin sa Spotify description nila. Ayun. Pero thank you, Alan. Pero ayun nga, si Alan kasi isa sa pinaka-solid namin tropa yan. Ever since. From sa Chestnuts, parang siya yung pinaka namin. Solid, nakakwentuhan, as in, out of the, kahit ano, random ano, sobrang solid. Kaya sobrang thank you, Alan, sa kwentuhan, sobrang solid. And then, Derek, hello. Hello, yan, si Derek, sobrang solid. Kasi, photographer friend din namin. I mean, both kami nasa wedding industry. Mm. Tapos, and then, parehas kami yung studio owner, pero sobrang nagsosuportahan kami. So sana support nyo yung ano namin. Studios namin. Panukala namin sa buhay namin, guys. Pero yes, pwede rin maging ninong sa ninang. Ayun, salamat muna. Salamat muna sa pag-guest. Thank you so much. Thank you. Thanks, guys. Thank you. Salamat din, Derek, sa pag-co-host yan. If you want to, ano, to discover yung visual folks, please do visit their IG page and Facebook page. Ayan. Sobrang solid yan na photog. Sobrang makaka-close nyo eh. And si Derek din, may studio din siya na Nuven Studio. Ayan. Sobrang solid din yan ni Derek.
So, pero for today, visual folks. Ganda. Pero for today. Ganda. De, pero salamat sa lahat sa pag-guest and yan. Madami kaming natutunan and yan. Platform. Tama, thank you din. As in, ang laking, alam mo yun, para ma-explain din. Sana ma-beat niyo si Wedgie. After nito, guys, may mag-i-inquire na 100 inquiries in naval. Ayun, so, break yourselves. Hintayin ko yung kape, Len. Hintayin ko yung kape. Pag, ano kami. Pag walang dumating na kape, hindi namin natalo si Wedgie. Okay, pag di dumating yung kape, walang ano. Hindi natalo si Wedgie. Wala, wala. Ayun, salamat ha. And please do follow for ano more updates yung Di Na To Drowing Podcast sa IG, Facebook, and Twitter. Yan. And do tag us on your stories pag nakikinig kayo para naman magkaroon ako ng traffic kahit pa paano. Ayun. Oh, let's go. Let's go muna tayo. Ay, saan ba to? Ayun, salamat ulit ha. Salamat sa... Thank you.